Maganda na mga ba sa inyo lahat? Kamusog na ba? Kak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 
Panginoon, tuturo, ibalik, bawal ang huli. Baka magisimitinong ka, ano, kamali. So, alam ko po na tapos tama na sa akin, maraming kayong ginawa sa akin, bahagi ko, ay kaling ay sisimula na rin natin yung pag-ibigay natin. Ang nakaraang taon, pag-ibigay natin ang pag-ibigay, yung pag-iaya sa bahag tungkol sa tinatawag po natin taon na utusin po nakaraang taon, tatlo, no? Kung yung mga lala. Ano yung kayang kailangan ko? Mag-i-counter natin ang tatlong ito. Strengthening,
hanggang 2017. Kasi po yung aming diocese was created kailan? Hindi ko nakaalala. Kailan na create ang diocese ng San Pablo? Kailan na? Ang mga makaktiso ng diocese ng San Pablo? Kailan na? Kailan? Anong day na kuma? November! Good! Anong day? November? 20? Sinabi mo yung 26 birthday ko yun. Community.
tayo ngayon ay na sa kalahatian, eksakto ka lang, ikalimang taon ng paghahanda para sa 2021, sa 500 years ng ating pananampalataya. Na ito po itong misyon na ito ay tinapawag ko na kung saan ay itong naibig ng program na ito ay bahagi ng tinatawag natin era of evangelization. E-R-A, era. So, era of new evangelization. So, namin sa nawaan ay mapupo tayo sa mas malawak na pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Kaya ito ay era of new evangelization. Ito yung programa. Ito yung programa ng Panginoon. 9-year program. Kaya kung narinigin niyo, era of new evangelization, ang tinutukoy na ito ay 9-year program na mga mananampalataya sa Pilipinas bilang paghahanda ng ating 500 years na pagiging Kristiyano, Katoliko. Na mayroong apat na hindi. So, ano yung programa sa napakita ko? Kaya nyo, well, hindi ko lang alam kung napakita nyo itong apat na haligin. Hindi ba balik-balikan natin itong apat na haligin? At sana ko, alam mo tayo na we-discuss itong mga 9-year preparation na ito. Kinakailangan natin ko yung apat na haligin. Hindi pwede mawala itong apat na haligin. Ano itong apat na haligin? Una, fostering and fulfilling the mission and duties. Pag sinabi natin mission and duties, kasi ito yung pinaka-tema sa pinakahuling taon, mission and duties. Ibig sabi ng mission and duties, ano yung sabi ng mission and duties? Ano yung sabi ng mission and duties? Ano yung sabi? Adjectives. Ano ibig sabihin? Mission ay pag sinayo ng mission, yan kayo kayo tayo sa bukas, kayo tayo mission canonico. Ano? So, yun isang mga bago magiging katalista. So, madaling tagad tayo. So, ano yung mission? Mission. Very good. At Genesis. Yung ano kasi to. To the nation. Mission to the nation. Ibig sabihin ito. Mission para sa lahat. So, yung first thing of the church in our country involving our lay people, our Christian fidelis, brothers, sisters, our priests, and seminarians, men and women in consecrated life. Kaya po, ibig sabihin, yung ma-involve ang lahat. Ma-involve ang lahat. Lahat ng membro ng simbahan. Mga pari, mga madre, at mga lay. So, yun po yung una. Kinakailangan ma-involve lahat. Kaya masalo nga,
Kapada tayo po sa iyong ating system ng catechism. May tatlo. May tatlo tayo coordinate ng bawat district. May priest coordinator. Ako yun. May sister coordinator. Sister Edna. At mayroong lay coordinator. Si Sister Mita. So, kinakailangan pala ng involved with tatlo. Kinakailangan ng involved with tatlo. Bahagi yun. Kaya po, sabi nga mo ni... pagpasensya na po, ako'y malaki nyo yung bagay nila yun, no? Kasi, ito yung mensahe noong pagkakataon na yung pinahayag sa atin. Bilang din yung district coordinator, kaya po ako narito para magbigay ng recollection kasi kinakailangan nandito palagi yung tatlo. Nandito palagi yung tatlo. At sana, makita natin palagi natin yung tatlo. Kaya po, hindi po yung maaaring pag-isubikap na sa lahat na ating hindi naman katikista ay kung maaaring ay ako ay present. Kasi ito ang isang pila na Iran of evangelization involving the whole church. Ano ba sinabi ng whole church? Pare, madre, at lay. Okay. Yun ang muna. Pangalawang pila. So, parang bahay ko. May apat na halilin. Yung pangalawang pinahayagan ng mabuting balita.
Kaya ako yan sa ating iba eh. Ayaw namin pati ng Facebook kasi yung Facebook ay ano yan, no? Ay parang masama yung Facebook. At alam mo yung Facebook, nagkaya na niya sa akin eh. Nagkaya na niya sa akin para magpapalagay pa eh. Ano yung ginagawa ng Facebook? Liking, sharing. No? Liking, sharing. And that is the Christian message. You like it? Sikinong tayo eh. Kapag kaya natin, we like Christ, we share Christ. Di kaya lang tayo ng Facebook. So, bahagin naman sa nakita ko natin, no? Hindi na yung pagpaging bagpang na makita natin. And if we like our faith, we have to share it. And if we have really evangelized the poor, they also have to share it. So, yun po yung kalawang ilang. Bringing good news to the poor. Pangatlo, reaching out to those among whose way life has been largely eroded and even lost due to surrounding confusion, moral relativism, doubt, agnotism, ibig sabihin ng agnotism, walang paniniwala sa Diyos, treated from the faith and the church, and have joined other religious sects. So ito pong nine-year program na kinikilala na ngayon po mga kapatid tayo na humiwalay sa atin. Bago po natin kalimutan, may mga kapatid tayo humiwalay sa atin. Bakit? Naguluhan sila. Naguluhan sila. Na nawinan, maraming kapahilala. Siguro, because we are short of waters. Maraming kapahilala. Pero, hindi kilala rito yung mga kapatid namin na humiwalay sa atin. Kaya ano sabi nito, we have to reach out to them. We have to reach out to them. Hindi ba pwedeng sabihin na ito? Doon na lang kayo. Bakit? 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 Bakit tayo pangin sa sunod? Kasi bakit? Nililigaw sila ng lantas. We have to reach out to them. Bakit? Kasi inuturuan sila ng mali. We have to reach out to them. Bakit? Kasi mali ang lantas na kanilang tinatahan. Mali ang kanilang paniniwala. Mali yung pundasyon ng kanilang hahawakan. And that is being Christian. Being Christian. Hindi lang sa babae, kumapang din tayo. Hindi. Kasi bakit? Sa pagdala na, ay kapatid, kaya ayaw nila doon. Kasi mamapahama ka doon. Di ba pupuri ang talita doon? Pero di ba kasi na anti-social? No? Hindi kayo din pangihalubin mo sa iba. May mga pananampalataya na anti-social. Maraming bawal. Ay hindi mo pinagliliwang ang biyaya ng buhay na ikaw ay buhay na ikaw ay nilikha ng Diyos, ikaw ay nagpapasalamat sa biyaya na ibinigay ng Diyos. Pero tapos sa mga ay yun isa halimbawa ng Diyo, no? Na kaya we have to reach out to them. Saan ba hindi niya nilalari?
parang 37% at 40% of the total population belong to the group of the youth. So, bahagi rin yung na patuloy natin makita yung ating mga kabataan. Kasi bahagi, sila yung papalit sa atin. Tayo ay mawawala lang sa dating na ito. So, kinakailangan isingin natin ang ating mga kabataan. Kasi po, sabi mo lang sa inyo, ay samahan ko sa inyo po na huwag mo masyadong pagalitan ng mga yun. No? Kasi alam nyo, sana makuha kayo kasi bakit nakita nyo sila sa simbahan. Kaya kung isa sinasabi ng mga mana, pantero, nandiyan na pala mo ngayon. Saan mo? Saan niyo gusto ko matay ang mga yan? Sa palengke? Pagpasalamat mo kayo, pumunta sa simbahan. So do not frown. Kapag ang mga kabataan ay pumunta sa simbahan, siguro, bigyan nyo sila ng direksyon. Pero, huwag nyo sila ng tamoy sa labas. Huwag nyo sila ng tamoy. The church is a sanctuary. Sanctuary yan. No? Sanctuary yan. It is one of the characteristics ng simbahan. Sanctuary. Asa na makita natin ang ito yung mga bago nito, instead na maglaro ko sa ano, sa kali, dito sa simbahan. Dito nila gusto yung magtipo. Dito yung kanilang mga gusto yung kabataan. Kasi po, ito na, gabayan natin. Gabayan natin. Eh kung may nakita kayo na maingay, pwede, turuan natin. At huwag nyo silang itaboy. Kasi kapag itinaboy nyo sila, hindi ninyo sila matutulungan. No? Hindi ninyo sila matutulungan. Bakit? Wala sa poder ng ito eh. Parang mga anak niya eh. Kapag wala sa inyo sa poder ng mga anak niya, you have no power over them. Kaya kung halaga na, kasi wala ang katila ay mga kabataan. No? So ulit-ulit, ito pa ba na ito ay maging evident, no? Unang pilar ng evangelization. Nakalaman ko na, apostolic agenda ko na, mga pari, mga religious, at mga laiko. Pangalawa, sa diocese ng San Pablo. Pero noong nagbabasa ng mga
Tatlo ang kapag sinabi ang kapag naman, ay tatlong to. Ano mo? Pakilakas. Pakilakas. Ano mo?